everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, meron tayong bagong product na i-review. So it's a first impression review. Then at the same time, gagawa na rin tayo na summer-inspired makeup. So I'm talking about yung bagong launch ng Fresh Philippines. So it's in collaboration with May Layug and Ray Germar. So it's no other than Sunglow by Fresh. So kumuha ko nung tatlong products from them. So sayang kasi out of stock yung powder nila. Sobrang nakaka-excite itry itong mga products na to kasi lahat sila merong mga sun protection. So if you wanna know more, just keep on watching. So, start muna tayo with the base. So, i-apply natin tong kanilang Creme Tinted Sunscreen. So, ayan. Buksan natin siya. Ito yung packaging niya. So, ayan. Super cute lang nung itsura niya. As in, yung kung titingnan mo siya, it's very youth. And, ang ganda lang nung color combination. Tapos, yung consistency niya is a bit thick. Ayan. Medyo thick yung consistency niya and pag ini-swatch ko siya sa kamay ko, meron siyang coverage. So, based din dun sa mga view ng ibang vloggers na napanood ko, mukhang maganda naman yung coverage na itong tinted sunscreen nila. So, ayan. I'm looking forward sa magiging performance ni sa skin ko and kung swak ba siya sa mga dry skin. So, start muna tayo dito sa half ng face para makita natin kung kamusta ba yung coverage nitong kanilang tinted sunscreen. So, ayan yung difference. So, kung mapapansin nyo, mas nag-even out yung skin tone ko dito compared dito. And, ayun. In fairness sa kanya, naka-impress kasi kahit na thick yung consistency niya, akala ko nung una, medyo heavy siya sa feeling. Unlike kasi yung ibang tinted sunscreen na na-try ko, like yung BLK, medyo runny yung consistency niya or medyo liquidy. Medyo liquidy yung consistency niya. Unlike this one, is madali siyang i-blend, in fairness. And mukhang, and wala rin siyang streaks. Walang patchiness. At hindi na ka-highlight yung dry areas ng aking skin. Ito pa lang si Creme Tinted Sunscreen. It comes in 3 different shades. So, itong gamit ko is si Fair. And meron ding Medium and Deep. So, it comes in 50ml ito, tube type na merong pump. Tapos, so it retails for 429. So, nabili, since ano, we're still under Enhanced Community Quarantine, nabili ko to through Watson's app. Or you can buy them also sa Lazada. So, ayun. Although, syempre, kasi since nga under ECQ pa tayo, medyo delay lang with the orders. Pero, it's okay. It's worth giving a try naman. For the concealer, gamitin ko itong si Loreal. Of course, my favorite. Powder, gagamitin ko itong si Aquasurance from Jcat. Okay, so for the kilay, gagamit tayo ulit ng Benefit Precisely My Brow.
eyeshadow, gagamitin ko itong Huda Beauty na Nude Medium. So, ito yung colors niya. So, it's a 9-pan eyeshadow palette. So, yung first shade na gagamitin ko is itong nasa baba, yung pinaka-light. Next, ang gagamitin ko, this one, itong color na to. And for the outer corner, yung pinaka-dark shade, which is this one. Then sa middle, gagamitin ko yung gold. Yes. Sa lower part, ang gagamitin ko yung pangalawang shade na ginamit ko, which is this one. So, lalagay ko siya sa may lower part ng eyelids. Then, yung dark one ulit. So, for the eyeliner, gamitin natin ulit itong all-time favorite ko, which is si Careline Graph Ink Liner. Line, gumamit ako nitong eye candy eyeliner from Pink Sugar. Then, for the mascara, gagamitin ko itong Maybelline Hyper Curl. Okay, so done na tayo with the eye makeup. So, proceed na tayo sa contour, blush, and highlighter. So for the bronzer, gagamit ako nitong Wet n Wild na Megaglo Contouring Palette Duo. So it's in Dulce de Leche. Gagamitin ko itong si Maybelline Fit Me in the shade Wine. So, sobrang favorite ko to, lalo na pag gusto kong i-achieve yung sun-kissed look or drunk blush. So, sobrang perfect nito. And fit din siya for both morena and fair skin. So, yan. Sobrang ganda nito. Siyempre, hindi mawawala dapat ang ating highlighter. So, sa highlighter, gagamitin ko ulit si... So, itong si Teviant. For the lippy, siyempre, tatry natin tong... Tinted Lipscreen from Fresh. So, I got yung shade na Sangria. So, actually, it comes in 3 shades. So, they have si Coral Sun, ito si Sangria, and Very Berry. Okay, so hindi ko lang nakuha yung dalawa kasi gusto ko munang itry itong isa. And, yun. So, when it comes to packaging, yan yung itsura niya. Ito yung applicator niya. So, i-squeeze mo siyang ganyan para lumabas yung product. Wait.
Yan, i-squeeze mo siya para lumabas yung product. So, siguro, hindi ko lang masyadong bet dito sa ganitong packaging is medyo messy siya gamitin. Since tinted, lalo na to, tinted siya, kailangan mo siyang punasan lagi kasi magkakalat siya all over dun sa applicator niya. So, medyo messy. So, yan yung itsura niya sa lips ko. So, maganda naman yung shade niya, no? So, meron siyang gloss. And what I love about this is meron nga siyang lip protector. Or meron siyang sun protection. So, ayan yung sinasabi ko. Medyo messy siya gamitin kasi nagkakalat siya doon sa may applicator. So, kailangan punasan siya agad ng tissue after use para hygienic siya and hindi siya magkalat doon sa takip. So, this one, it cost $249. So, yun nga, meron siyang tatlong shades, si Very Berry, si Coral Sun, and itong si Sangria. And, based sa mga reviews na napanood ko, ito yung pinaka nagustuhan mostly ng mga vloggers. Kaya, ito yung kinuha kong shade. And maganda to gamitin for everyday kasi pwedeng-pwede siya, yung shade niya is pwedeng-pwede for everyday kahit wala kang makeup. Kahit ito lang para lang hindi ka mamukhang pale lalo na pag sa work. And yun nga, maganda dito is meron siyang UV protection sa lips. So, it has SPF 50, PA++++ and yun. And it's also good for all skin types. So anyway, proceed tayo dun sa kanilang mist, which is itong sun mist nila. And meron din siyang SPF 50, PA++++. So ayan. Dito ko, overall, sa lahat ng products na nilaunch nila, dito ako pinaka na-excite kasi sobrang nagustuhan siya ng mga nag-review nito. And balita ko, mabango daw siya and maganda yung spray niya. So, check natin. Ooh, in fairness. Maganda yung buga niya kasi parang medyo wide siya. So, kung mapapansin nyo, malaki yung buga niya. Ang maganda dito kasi since meron siyang sun protection, so, hindi ka na mag-worry kung paano ka mag-retouch ng sunscreen mo, lalo na pag meron kang gamit na makeup. So, spray mo lang, then you're good to go na. So, yun. Okay, so, spray na natin. Bango, grabe. And, ang ganda ng packaging niya, in fairness, and it comes in two caps. So, merong maliit, then may malaki. So, yun. Sobrang cute ng packaging. So, ito na yung ating final look and sana nagustuhan niyo itong video na to. So, yung masasabi ko overall dito sa kanilang products. So, again, wala ko nung kanilang powder kasi nga out of stock. So, as of now, hindi pa kasi available yung kanilang set and fix powder. So, hindi pa ako nakabili. Aside doon, I really like their products. Lalo na dun sa kanilang tinted sunscreen. Na amazed ako dito kasi ang ganda nung finish niya sa skin ko. Ang ganda nung lapat niya sa skin ko. As in, ano lang siya, parang skin-like, but my skin but better. Parang ganun yung, ano, yung feels niya. And sobrang bilis niyang i-blend. And super lightweight. As in, nagulat ako kasi akala ko talaga heavy siya sa face. Kasi yung consistency niya is parang thick. So, medyo creamy kasi yung texture niya. So, yun. Sobrang na-amaze lang ako how easy it blends on the skin and how lightweight it is. Tapos, maganda rin yung coverage niya. I love that it has SPF 50, PA++++, and it also has
centella asiatica, and niacinamide and sunflower seed oil, which are good active ingredients para dito sa product na ito. So, hands down to this. And this also, nagustuhan ko rin yung kanilang sun mist. And I love the packaging. I love yung spray. Tapos yung amoy din niya ay mabango. Tsaka gusto ko yung spray niya kasi kahit isang spray mo lang ganyan, sakop yung buong mukha mo. As in, hindi gaya ng ibang mist na kailangan madami kang ispray. Ito kahit isang spray lang, sakop buong mukha. So, ayan. Lastly, dito sa kanilang tinted lipscreen, nagustuhan ko naman siya and I love the shade and I love that it has a sheen to it. Tsaka maganda yung shade niya for everyday. Kaya lang, ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito is yung kanyang packaging. Medyo ang messy niya lang for me kasi pagkagamit mo sa kanya, kailangan mo pa siya punasan kasi magkakalat siya dun sa applicator niya mismo. So, you have to make sure na punasan mo muna siya lagi with tissue before and after para, ano. Pero, bukod dun, nagustuhan ko naman siya. And I love the fact na meron siyang UV protection sa lips. Kasi hindi naman lahat ng lip products ay merong UV protection. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching and sana nakatulong itong video na to kung nag-iisip kayong bumili netong kanilang Sunglow by Fresh. Ayun yung mga insights ko and yung masasabi ko dun sa products. And yes, I will definitely recommend their products. So, yan. So, let me know kung na-try nyo na rin ba yung products nila and or kung magpa-purchase pa lang kayo. And let me know your thoughts. So, just comment down below sa aking comment section. And of course, don't forget to subscribe and hit like. And yan, also follow me on my social media accounts. It's at LiliTing on my Instagram and ChristinaVRPTRP sa aking Facebook. So, yan lang guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!